Minsan, may sikreto tayong gusto na lang nating panatilihing sikreto. Pero dumarating sa puntong gusto mo itong ibahagi upang magbigay aral o kaya na may magbigay babala sa iba. Itago nyo na lang ako sa pangalang Seven. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang aking kwento dahil medyo matagal na rin itong nangyari. At may ilang masiselang bahagi ang istoryang ito. Naaalala mo pa ba nang huling beses kang makaranas ng wet dreams? Madalas itong mangyari sa akin noong bata pa ako. Dala na rin siguro ng malikot na imahinasyon kung ano-ano ang aking napapanaginipan. Kadalasan mahahalay. Nagigising na lang ako sa umaga na nakangiti dahil sa dulot ng sensasyon ng aking mga panaginip. Hindi naglaon, padalang ng padalang ang pagkakaroon ko ng wet dreams. Dahil na rin siguro nababaling ang aking atensyon sa mga importanteng mga bagay katulad ng pag-aaral at sports. Hanggang sa makalimutan ko na ang pakiramdam na yon. Dahil na rin siguro nakaranas na ako ng luto ng Diyos. Yun siguro ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi ko na muling naranasan ang magkaroon ng wet dreams. Hindi naman sa pagyayabang, ngunit papalit-palit ako noon ng girlfriend noong nasa high school ako. Katulad ng ibang kabataan, naging mapusok ako't mapaglaro ng apoy, naging ambisyoso at bulakbol. Ngunit nang tumungtong ako sa kolehiyo, nakilala ko ang babaeng nagpabago sa aking mga nakagawian. Siya si Rachel, ang babaeng bumihag ng aking puso at naging ina ng dalawa kong anak sa ngayon. Naging magkaklase kami sa isang subject na aking binabalikan dahil napabayaan ko ng una kong pasukan. Hanggang sa nagkasama kami sa iisang grupo at sabay na gumawa ng mga group reports. Nagkaroon ako ng gana na mag-aral dahil kay Rachel at naging malapit kami sa isa't isa. Hanggang sa dumating yung araw na naging kami na. Naging legal kami sa aking pamilya, ngunit hindi ako tanggap ng pamilya ni Rachel. Masyado pa raw bata ang anak nila at hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral. Sa madaling salita, ay naging lihim ang aming relasyon sa pamilya niya. Hindi ako nakakapunta sa kanila at madalang lang kaming lumabas na magkasama dahil na rin sa takot na mahuli kami ng mga magulang niya. Nagbanta kasi ang mga ito na ipapatapon siya sa probinsya kapag nalaman na tuloy pa rin ang aming relasyon. Kung anong saklap ng aming sitwasyon sa pamilya ni Rachel, ay siya namang kabaliktaran ng aming sitwasyon sa aking pamilya. Gustong gusto nila siya dahil simula nang maging magkasintahan kami ay marami ang nagbago sa aking ugali. Si Rachel ang dahilan kung bakit ako nagbago, kaya tanggap na tanggap siya ng pamilya ko. Hindi ko alam kung bakit ibang iba si Rachel sa mga babaeng nakilala ko. Kung noon, katawan lang ang habol ko sa mga babaeng nakasama ko, hindi ko yun magawa kay Rachel. Sobrang taas ng respeto ko sa kanya, kaya hindi ko siya pinilit sa bagay na yun. Sinabi niya kasi sa akin na pangarap niyang ikasal na isang birhen. At mas lalo ko siyang minahal ng dahil dun. Umayag ako sa kagustuhan niyang yun at nagkasundo kami na hindi namin titikman ang luto ng Diyos hanggat hindi pa kami kasal. Pero bilang isang lalaki, hindi ko maiwasan ang makaramdam ng makamundong pagnanasa. Sa tuwing naglalapat ang aming mga labi, natutukso akong gawin yun. Ngunit tuwing maiisip ko kung gaano ko siya kamahal, ay nakukontento na lang ako sa ganong sitwasyon. Doon nagsimulang bumalik ang aking panaginip noong ako'y bata pa. Pero kung noon,
kontento na ako sa mga nakikita ko. Mas mapusok ito sa aking panaginip ay mayroon akong palaging katalik na maganda't sexing babae. Hindi ko maalala ang itsura niya, ngunit para sa akin, sobrang ganda niya. Mas maganda pa kay Rachel. Noong una, akala ko'y simpleng wet dreams lang yun. Ngunit hindi naglaon, ay hinanap-hanap ko na to. Tuwing matutulog ako'y nasasabik akong makasiping ang babae sa aking panaginip. Para bang gusto kong palagi na lang akong tulog at ayokong nagpapaistorbo sa aking higaan. Hindi ko maunawaan, pero kakaibang init sa katawan ang dulot niya sa bawat gabing pagpapaligaya sa akin. Pagising ko'y napapansin kong basa ang aking underwear ng sinilya. Wala akong idea sa mga naging kilos ko noon. Pero naging mainitin daw ang ulo ko ayon sa aking mga magulang at kapatid. Hindi na rin ako nakakapasok sa eskwela at maging si Rachel ay napapabayaan ko na rin. Dahil siguro sa nahihirapan na siya sa aming sitwasyon at marahil hindi na niya makilala ang dating ako kaya nakipaghiwalay siya sa akin. Pumayag ako dahil pakiramdam ko nooy hindi ko na siya mahal. Wala akong kaalam-alam na nilalamon na pala ako ng makamundong pagnanasa. Nilalamon na ng aking pagkatao ng babaeng nakilala ko lang sa aking panaginip. Pinasuri nila ako sa isang psychiatrist. At ang sabi nito, depression daw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganon. Nang malaman kong inakala nilang baliw ako kaya ako ipinasuri sa doktor, ay labis ang galit ko sa kanila. Palagi ko silang inaaway at sinusumbatan. Nakiusap ang aking mga magulang kay Rachel na balikan ako sa pag-aakalang ang paghihiwalay namin ang dahilan ng aking depresyon. Pumunta si Rachel sa bahay ngunit hindi ko siya hinarap. Nagpatuloy ang aking pagkahumaling sa babae sa aking panaginip. Habang tumatagal ay lalong lumalala ang aking kalagayan. Ayon sa kanila, ng mga panahong iyon ay kumakain na ako ng mga sirang pagkain at madalas na rin ang pagsasalita ko ng mag-isa. May nagpayo kina mama na ipatingin ako sa isang manggagamot dahil mukhang napaglalaruan daw ako ng engkanto. Kinukuha raw nito ang katinuan ko hanggang sa tuluyan na akong mawala sa sarili. Dahil sa kagustuhan ng aking pamilya na gumaling ako'y naghanap sila ng isang magaling na albularyo. Hindi ko alam kung anong ginawa sa akin ng albularyo. Pero pagkatapos ng ilang buwang gamutan, ay parang nagising na lang ako sa isang napakasamang panaginip. Hinanap ko kaagad si Rachel, ang babaeng pinakamamahal ko. Pero ikwinento sa akin ng aking kapatid kung paano ko sinira ang relasyon namin ni Rachel. Ikwinento nila sa akin ang lahat, maging ang pag-uugali at naging kilos ko. Ipinaliwanag ng albularyo na naging biktima ako ng isang klase ng engkanto na nakikipagtalik sa mga lalaki sa pamamagitan ng panaginip. Mag-aanyo raw itong kaaya-aya upang maakit ang magiging biktima. Pagkatapos ay unti-unti nitong kukunin ang iyong katinuan at isasama sa kanilang mundo. Hindi ko alam kung paano ako naging mahina sa pagmamahal ko kay Rachel. Ngunit hindi ako nagdalawang isip na kausapin at balikan siya.
mas naging pursigido ako nang malaman kong meron na siyang bagong manliligaw. Hindi ako tumigil sa panunuyo at paghingi ng tawad sa kanya. Sa huli, ako pa rin ang kanyang pinili dahil inamin niyang hindi naman daw nawala ang pagmamahal niya sa akin. At ganun din ako sa kanya. Simula noon, mas lalo na naming minahal ang isa't isa. Mas iningatan ko siya at ginawa ang lahat upang makabawi. Ngunit kung akala ko tapos na ang kalbaryo sa aming pagmamahalan, hindi pa pala. Dahil hindi pa rin ako tinigilan ng engkantong sumira sa aming relasyon. At dahil sa mas lalo kong minahal si Rachel, hindi na nito nagawang akitin ako sa panaginip. Mas naging marahas ang mga sumunod na hakbang nito dahil nagawa nitong saktan si Rachel. Natulog si Rachel sa aking kwarto pagkatapos ng kanyang klase. Hindi pa ako pumapasok noon dahil tumigil ako sa pag-aaral nang mawala ako sa sariling katinuan. Pagising niya ay napansin namin na ang dami niyang pasa sa katawan at may namumuong dugo sa kanyang mata. Inamin ni Rachel na masama ang kanyang pakiramdam at nananakit ang buo niyang katawan. Humingi kami ng tulong sa albularyong gumamot sa akin. Pinayuhan niya kaming lumipat na ng tirahan dahil maaaring hindi na makaalis sa bahay namin ang engkanto, lalo't kung iyon na ang naging tahanan nito sa mahabang panahon. Sinunod namin ang kanyang payo at simula nooy hindi na kami muli pang ginambala ng babae sa aking panaginip.